Yo, what's up sa inyo mga mata? Kamusta kayo dyan? So as you can see, meron tayong mga pagkain dito. So by the way, it's my merienda. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nandito ngayon. So, meron tayo ditong cheese dog roll na gawa ng kapatid ko. Okay? And meron tayo ditong pancit canton. So, lucky me. Lucky me, number one. So, meron tayo ditong espresso shot. Tsaka, yung sausawa ng cheese dog roll natin. Ano to? DIY thousand dressing. Ketchup tsaka mayonnaise and konting paminta. Ayun, so syempre ang pangit naman kung kakain na ako sa harapan nyo. Tsaka guys, hindi to ASMR kasi kung napapansin nyo at kung naririnig nyo sa background ng video na to, maraming maiingay. Yun sana yung plano ko, ha? Kasong ingay, hindi ko magawa, ha? Kaya ang gagawin natin ngayon, magmumukbang na lang tayo. Pero syempre, para hindi kayo maboard kasi alam ko maiingit kayo, eh. Gagawin nyo, i-skip nyo to. Na ang gagawin natin, mag-uusap tayo, magkwekwentuhan lang tayo. Pero problema dyan, hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan natin. Sa kaalaman nyo, para sa kaalaman nyo, ha, first time ko itong gagawin itong mukbang na to. What? Kasi ayaw kong pinapakita talaga sa buong mundo. Wah, naks, buong mundo. Gago! Kala mo, no, sikat na. Sa buong mundo, or sa mga nakasubscribe sa akin, o sa mga nanonood sa akin, kung paano ako kumain. Kasi guys, kung paano ako kumain, para akong nasa business class na lang. So, formal tayo kumain, guys, formal. So, gaya nito, pagkakain ka ng cheese dog roll, dapat yung pagkain mo nito, pinasosyal. Paano pinasosyal? Diba yung iba, pag kumakain ng, let's say, mga ganito, hot dog, ganun lang, kuha, tapos kain. Sa atin, hindi. Lalagyan natin ng twist kasi na-social tayo. Diba? So, pag kumakain ka ng cheese dog roll, kahit ano, hot dog, or sausages, or Hungarian, sausage, diba? So, ganito kumain, guys. Una, ito yung gagamitin nyo. Yung dalawa. Yung dalawa lang, huwag nyong gamitin yung tatlo. Yung dalawa lang. Kunin mo, ganyan. Then, yung pagsusubo ka, syempre, may ano yan, eh. May mga residual yan, eh. May mahuhulog yan. So, para hindi mahuhulog, para hindi madumi yung area mo, kailangan, kinasosyal, ilalapit mo yung mukha mo. Diba? Ikaw yung mag-a-adjust sa pagkain. Kasi syempre, kakainin mo na nga siya, tapos pag-a-adjustin mo pa. Parang ganito. Kunin mo siya, lapit ka. Tapos, pasensya na. Actually, bawal magsalita pag kumakain ng mga sosyal. So, dito yung nag-i-explain ako. So, exempted ako sa rules na yun. So, ayun, nanguya mo na. So, syempre, hawak-hawak ka sa ibang bagay. So, syempre, etong kamay mo na itong dalawang to, yung daliri mong dalawang yan. May matitira yan ng mga sa pagkain. Breadcrumb, gano'n. So, parang nagpipinch ng asin. Gaganin mo yan. Diba? Tapos, dapat nga, kahit kumakain ka na ng merienda, may table napkin ka. Ay, since mahirap tayo, so wala. Ganun kumain. Tapos meron pa, para mas mapasarap yung pagkain mo, yung pinakita ko yung sausawan kanina, ito. Magagamit nito. So kung nakikita nyo, bawas na. Kasi kumain na yung kapatid ko. So yung tinira sa akin, ano na lang, parang cute na, oh. So, isasawsaw nyo. So pag sasawsaw kayo sa sausawan, diba kunin nyo, yung first step. Tapos,
nilalapit nyo. Pagkakainin nyo na, since isang sausaw pa natin, kukunin nyo, gaganon ninyo, sisasawsaw nyo. So, siyempre, parang hindi na kayo mag-adjust, yung sausawan nyo na yung nilalapit. Tapos maglilingo-lingo kayo, kunwari. Ito ni, mustard. Hindi pa na-expire. Mustard pala ito guys, hindi ketchup. Ketchup, mustard, mayonnaise. Sige, good luck sa chan natin mamaya. So, ubusin ko muna ito. Manood muna kayo dyan. Iingitin ko lang kayo. Gagawa ko ng video nito. Paano paggawa? Actually, madali lang to. Pero kulang pa nga yung sawang ito. Dapat mas masarap ito pang red cheese. Sa loob. Hotdog tsaka cheese. Pero since cheese dog naman yung gamit dito, so okay na yun. Pero mas masarap talaga pag may cheese pa. Para cheesy. So, gagawa ko ng video nito. Paano gawin tong cheese dog roll na to. Sa isa kong account. So, kung gusto nyo, hindi ko naman kayo pinipilit. Subscribe nyo yung ThePotPigPH. So, yun yun. So yung may tira-tira, so ipipinch nyo yan. So titikman na naman natin yung ano, yung pancit canton. Okay? Pero, wait. Para hindi kayo mabilaw ka, kailangan may panulak kayo. So panulak na dito is presa siya. By the way, pag umiinom ka ng espresso, huwag nyo pasinin yung mga tao sa likod ah. Pag iinom ka ng espresso, siyempre matapang yan kasi nga espresso. Pero may mas matapang pa dyan yung double shot. Since matapang to, kasi nga espresso, ang pag-itom to, ganito. It was at this moment that he knew. He fucked up. So yun guys, no, muli tayo nagbabalik. So as you can see, maluha-luha pa yung mata. So mali pala yun guys, huwag niyo yung gagayahin yung ganun na pag-inom ng espresso. Ulitin natin, pag uminom ka ng espresso, konti lang. Tsaka tip pala guys, ito, totoo to. Mostly kasi sa atin, ordinary people ang umiinom ng kape. Ang pag-inom ng, ang nalalasa lang natin sa kape is yung mapait. Diba? Pero guys, pag tama yung pag-inom niyo ng kape, may malalasahan kayo na something fruity taste, black fruit something, cherry. Basta, kasi yung kape kasi guys, it is made of cherry beans na ni-roast. Okay, so yung coffee. So, para malasahan mo talaga yung taste nito, especially sa mga Middle East or sa mga Korea, ganun, yung mga specialty coffee na mga coffee shop. Meron silang mga kanya-kanyang specialty beans na may iba't ibang lasa talaga. Na kung ikaw, ordinaryong manginginom ka lang ng kape, ang malalasahan mo lang talaga is pait. Pero sa mga professional or sa mga coffee addict talaga, meron silang something. Ganito pag inom. Gaya nito, it is a Nescafe instant coffee espresso shot. Okay? Hoy! Sama na! Tsuko! Hoy! Oh guys, yung isda, kumakain ng isda. So, fish eating fish. So, advertisement yan guys, advertisement. So, titikman naman natin yung pancit canton. Pakita mo sa obigay mo si Mari. Sa baba! Sa baba! Pwede mo gawa sa baba. Asa si Egg? Sa baba! Tika! Asal kitag nanganak na sa baba mo gawa. Hindi, uy! Nakauna na niya, uy!
kayo guys, pag kumakain pala kayo ng mga pasta or pancit canton in a social way, yan ito yan. Yung tinidor, ganito yung pagkawa. Minsan nakaganyan, nakataas yung pinky. Tapos yung gagawin niya. Tapos, iikotin nyo yan. After nyo maikot, tataas nyo siyempre. Paano nyo kakain? Pag tinaas nyo yan, yan kalaki. Tapos pag kumakain ka, siyempre ikaw ulit yung mag-a-adjust. Kasi nga, mahuhulog yun eh. Lapit ka. Ubusin ko na tong cheese duro kasi dalawa lang to kasi I'm on a diet. Huh. So natin. Ayun, ubusin na to. Gagawin natin, lilipat natin yung mic dito. Para sa marinig yung crispiness. Din natin. Saka pala guys, saka alaman nyo ng iba. Baka kasi iniisip nyo, lakas naman kumain itong tao to. Actually guys, bihira lang ako kumakain ng merienda. Mostly, nagkakape lang talaga ako. Ngayon lang kasi wala akong makontent. Kaya, sinakripisyo ko yung pagda-diet ko. Gago! Diet to, boy. Tapos, inunod naman din ang coffee. Ikaw ba yan? Buwatin na natin yung pancit canton. Yan, hulog! Gosh! Yun. And dito ko natatapusin yung video na to. So, don't forget to give this video a thumbs up. Comment ka na din or you can suggest any video na gusto mong makita sa next vlog ko. At saka kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel. And kung gusto mo ng mga pagkain naman ng mga vlogs, subscribe na yung ThePotPPH. So, dun yung mga cooking tips, how to do it.